Mamaya na ako magpapakilala sa inyo mga Spookify lovers. Isishare ko lang tong story na to sa inyo. Marami na akong mga nakakatakot na karanasan ko. Pero ito ang bago. Simula nang may nangyari sa akin buhay ng mga kababalaghan, nagkasunod-sunod na ang mga pagpaparamdam. Buti pa nga mga elemento at mga multo nagpaparamdam. Eh yung mga ex, ewan ko, sumalangit na wala sila. Back to topic tayo. Mula nang dinala ng kapatid ko ang isang baby na babae dito sa amin, hindi niya ito anak. Hindi ako nagtaka o nagulat kasi alam ko naman ang mga nangyayari. Anak ito ng isang babaeng engkanto at ang ama niya ay ang inosenteng bayaw ko. Paano nangyari yun? Aba, ewan ko. Wala po ako sa pangyayari kung paano nila binuo ito. Ako ay isang inosente pagdating sa mga ganyang bagay. Tanong niyo kay Bayaw. Hindi ko na rin tinanong kay Bayaw kasi baka i-demo pa niya. Kakatakot kaya yun. Nung unang araw itong dinala ng kapatid ko dito sa amin, napaka-cute ng baby. Kasing cute ko nga eh. Kahit di ako ng ama, pero feel ko mas kawig kami. Oh, wag na kayong pumalag. Kwento ko to eh. Pero totoo, ang cute ng baby. Halatang si Bayaw ang ama. Kutis pa lang ang puti-puti. Parang commercial ang sabon, ang puti-puti. Unang araw pa lang ng baby, nakaramdam na ako ng kakaiba sa kanya. Yung kakausapin ko siya tapos tulog pero parang nakakaintindi na. Sabi ko kasi, ako ang tunay mong ama. Umiyak yung baby na hindi nagpapatahan. Binawi ko, sabi ko, joke lang naman baby, si Bayaw papa mo. Ayun, tumahimik na at natulog ulit. Gabi nun habang nagtitimpla ng gata si ate. Ang mama ko at ang mga ibang kasama sa bahay nasa labas. Ako muna nagbabantay at tumitingin sa baby. Nagulat ako dahil tulog ito at bumangon as in nakapikit ang mata. Isipin nyo baby pa ito, yung 1 month pa lang na pinanganak. Tapos tumayo ng ganun. Natulala talaga ako. At pinagmasdan ko ang sunod niyang gagawin. Pero nakahanda na akong tumakbo kung sakaling tumalon ito mula sa kama na higaan niya. Lalo akong natakot nung umikot ang ulo niya at lumingon sa akin. Tapos bumukang mata niya na kulay blue. Tapos ngumiti ito sa akin at nagsitayuan talaga lahat ng buhok ko. Pati buhok ko sa kilikili gusto nang magsitakbuhan. Ngunit nananatili pa rin ako na nakatingin sa kanya. Kinontrol ko ang takot ko, baka kasi mahulog ito. Ako pa mapagalitan ni na ate at SR. Naisip kong anak ni Bayaw to kaya hindi ito ganun kasama. Tsaka hindi naman pula ang mata nito para masabi kong halimaw ang baby na to. Nung marinig niya na pabalik na si ate sa kinaroroonan niya, mabilis itong humiga at bumalik sa pagkakatulog. Ang galing ni baby tumahimik. Tapos sinabi ko kay ate ang nakita ko sa baby. Binatukan ba naman ako? Ayaw niya maniwala. Kaya naisip ko, sa susunod, i-video ko talaga. Ito pa isang gabi, hindi ako natulog sa bahay ko at dun ako natulog sa bahay ng parents ko. Siyempre, parents, English word yan ha. Dun ako natulog para alalayan si ate. Buti na lang at si Carla umuwi din galing work niya. Stay in kasi si Carla. Patulog na kami nun. Tahimik na ang paligid nang biglang nakarinig kami ng iyak ng baby. Kaya nagising kami lahat. Pero tulog na tulog naman ang baby sa duyan niya. Kaya bumalik kami sa pagtulog. Wala pang 5 minutes, biglang may humahalakak na tawa ng baby, yung parang may naglalaro sa kanya. Kaya bumangon na naman kami. Pero tulog ito nang tiningnan namin. Alam namin lahat na walang ibang baby sa paligid kahit sa mga kapitbahay. Kaya naisip kong i-message si Bayaw tungkol sa anak niya. Ngunit lalo niya ako tinakot sa reply niya na nagiging tiyanak daw ito. Okay lang maging tiyanak, wag lang maging zombie dahil gigibayin ko talagang dingding ng bahay makatakas lang. Sinadya ito ni Bayaw para takutin talaga kami. Matapos ng gabing yun, pagka umaga, si ate naman ang nakaranas ng pagkatakot kasi sabi ni ate, natutulog daw siya nun katabi ang baby nang bigla daw itong nawala sa tabi niya. Lumabas siya dahil baka kinuha daw ni Natina o Moy o kaya ni Mama. Pero walang ibang tao sa bahay dahil andun lahat sa bukid, nagtanim sila ng binhi ng mais. Silang dalawa lang.
Nagulat si ate dahil pagbalik ni ate sa hinigaan niya, andun na ang baby. Naglalaro ng sariling kamay at tawa ng tawa. Nakaramdam na siya ng takot at tinawagan ang beloved SR niya. Sinabi lang ni SR na hindi naman daw ito nananakit, nakikipaglaro lang ng taguan. Biro mo yun. Baby, nakikipagtaguan na. Ayain ko kaya maglukso ng baka ang baby, baka sakaling lumipad dito pag tumalun. Naniniwala na talaga akong isa siyang anak ng Encanto, pero mabait siya dahil may halo siyang dugo ng puting tupa. Sabi ni SR, ito daw ang papatay sa kanya kapag nakuha ito ng ama ng magandang Encanto. Sabi ko kay SR, sana ipakilala niya sa akin ang magandang Encanto na yan. Baka sakaling sa akin siya mainlove. Ay, wag na lang. Mapapatay ako ng higit pa sa limon magalit. Si Carla, my loves. May pahabol pa akong isang nakakatakot na naranasan namin mula nang mapunta ang baby na ito sa amin. Isang gabi kasi may wakwak, yung parang aswang na umaaligid sa aming bahay. Alam yata niya na may baby. Ang nakapagtataka, sa pagkakaalam ko, ang baby ay umiiyak kapag may aswang sa paligid, pero itong baby na ito, wala siyang pake. At narinig ko na lang na parang nasasaktan yung wakwak at kasabay na may mga kalabog na parang ginugulpi. At ang kasunod pa, may pumagaspas na pakpak pa ibabaw na nagsisisigaw na parang nasasaktan. Natakot ako sa mga narinig ko. Nagdasal ako ng mga itinuro ni SR sa akin. At ang sumunod ay naramdaman kong may dumaan sa aming paanan na parang maliit na yapak ng paa. At ang bagya ko itong tingnan, nakita ko na ang baby kakaiga lang. Siya yung bumubog sa aswang kanina. Bayaw! Anak mo ba talaga to? Sana i-post to ni admin. I love you, Spookify. Beowulf Buddy. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka rin makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month, napakalaking tulong na po.